Hi guys! Welcome sa ating vlog. Ngayong araw na ito ay i-receive natin yung package na pinadala sa atin ni Mama noong last month. Yeah, so ngayon, ako yung receiver. So maya-maya, pupunta na natin kasi tumawag na si Kuya Driver na malapit na sila. Wow! At tignanan ko ano yung mga padala ni Mama. Ayan, nandiyan na yung package at nandiyan na din yung dalawa kong gwapong kapatid. Wow! Ayan. So, binubuhat na nila yung package at hindi nila alam kung paano ngayon ipapasok. At yan, nandito na tayo sa bahay namin at dumating na yung package ni Mama. Ayan, so bubuksan natin yung package ni Mama at alamin natin kung ano na yung mga padala niya sa atin ngayong DCQ na. So, here we go! Wala pa si Papa. Malalano ang malalaman natin na kaya sa kanya bagong week. Actually, 2013, yan, simula ang mga ganong taon, nagpapadala na si Mama sa amin ng package. Sinishare niya na sa amin yung mga blessings na tinatanggap niya dun sa ibang bansa. Trabaho siya sa Singapore mga 2013, so 13 years old lang ako no, so napakabata pa ng bunso namin. Tapos, ang pinaka-gift niya talaga sa amin lagi yung ipapapackage siya. Kasi, ito yung way niya para iparamdam sa amin na mahal niya kami, naaalala niya kami, na ito yung maliliit na bagay na pwede niya mabigay sa amin. So, ito na ang ating Jesus words. So, meron akong dalawang mapapayo tungkol sa aming experience ngayon. Una, sobrang hirap na magbigay ngayon kasi nga, nandito tayo sa mundo, kailangan natin magtipid, magtago, may preserve para sa sarili natin. Pero may mga taong nakakaalala sa atin na mapasaya tayo kahit na, alam mo, personally sila mismo nahihirapan din na pasayain yung sarili pero iniisip yung ibang tao na mabigyan ng mga ganitong bagay. So yung second niya ito na dahil yung mga mindset ng karamihan o ilan-ilan dyan sa mga Pilipinos na kapag ka yung parent nila nasa ibang bansa o kaya may kamag-anak sila nasa ibang bansa, mayaman yun sila, maganda yung buhay nila. So ako masasabi ko lang no, it's a no-no-no. So, huwag tayo maiinggit sa ibang tao kung nagbibigay sila sa kanilang mga kamag-anak dito sa Pilipinas. Kasi guys, deserve nila yun. Kasi hindi din biro yung mga pinagdaanan. So, for today, ayan lang muna.
At mas marami pa tayong chika na pag-uusapan next time. So stay safe and God bless. Oh, hirap pa nga yung bumaba. Oh, sige. Ay, tatlong ban ako dito. Inay.